Ito po si Attorney Jose Sison na sa inyo'y muling nagbabalik para sa isa na namang pagtatanghal ng makatwiran at makatarungang lingguhang programang ipaglaban mo. Madalas sinasabi natin na ang mga kabataan ay masyadong mapusok. Sinusunod ang kanilang puso na hindi nag-iisip. Para sa magulang, sila ang tama. Pero para sa anak, ang magulang ang mali. Dito pumapasok ang kasabihang o pag-ibig. Kapag ikaw ay pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Sa hapong ito, yan ang buod ng ating kwento. Dalawang tao na labis na nagbahalan at ipinaglaban ang pag-ibig na nauwi sa isang trahedya. Nais ko kayong tanungin, hanggang saan ba dapat ang pakikialam ng magulang sa damdamin ng kanilang mga anak? Hanggang sa kamatayan ng magulang? Hanggang sa kamatayan ng anak? O hanggang sa kamatayan ng pag-ibig? Tungayan po natin ang kasagutan sa ating episode na pinamagatang Walang Hahadlang sa Pag-ibig Ko. Ikaw ang pag-asa, nasa'yo ang ligaya. Sa piling mo, sinta at ang pagdusa. Madaling nakahapon, di ko na alintana. Dahil sa'yo, sinta, buhay ko ay nagbago. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipanglalaban mo ang pag-ibig mo. Ipanglalaban ko hanggang sa Siling! Salamat. Yan, kuha muna. Alam mo, sabik na ako sa'yo. Dalawang araw tayong hindi nagkita. Eh, paano kasi? Dalawang araw din kasing hindi umalis ng bahay si Tatang. Alam mo naman, hindi ako makalabas kung nandyan siya. Natutulog nga lang siya, kaya nakatakas ako eh. Uy, kumain ka muna. Nagdala akong pagkain. Ito eh. Alam mo, Siling, wala ka na bang ibang maidahilan kundi ang tatay mo? Eh, nasa sapat na gulang ka na. Hindi ka pa ba pwedeng magdesisyon para sa sarili mo? Kung saan ka pupunta? O anong oras mo gusto lumabas? O kung sino gusto mo makita? Alam mo, madali lang para sa'yo para sabihin yan dahil wala kang magulang eh. Akala mo ba hindi ako nahihirapan sa gantong sitwasyon? Ang hirap kasi ng lagay ko eh. Siyempre, kung anong gusto kong mangyari sa buhay ko, gusto ko kasama ka sa pagpaplano. Pero nasaan ka? Kung tutuusin, mas mahirap na ang kalagayan ko eh. Biro mo, kailangan ko pang tumakas kay Itay. Samantalang ikaw malaya ka. Ako na lang parati nagpaparaya. Minsan nga eh, nagtatampo ako sa'yo na hindi mo ako kayang ipaglaban. Paano na lang kung magsawa ako sa kahihintay sa'yo? Sige, ikaw rin. Marami naman dyan. Ito naman, binibiro ka lang eh. Minsan-minsan na nga lang tayo magkita eh. Mag-aaway pa ba tayo? Ikaw kasi eh. Hindi mo naman niintindi ang kalagayan ko. Pasensya ka na. Mahal na mahal lang siguro talaga kita. Mahal na mahal din kita.
Talaga? Sumama ka sa akin. Sumama? Sumama saan? Lumayo tayo rito. Pero... Bukas, sa Borol, hihintayin kita. Patunayan mong pagmamahal mo sa akin. Tumakas ka pa rito para lamang makipagtagpo doon sa lalaking yun. At dinalhan mo pa ng pagkain. Ilang beses ko masasabihin sa iyo, ayoko sa lalaking iyon. Ayoko sa kanyang pamilya. Ayoko sa kanilang angkan. Ayoko malahian tayo ng kanilang dugo. Dahil masasamang tao sila. Tanda mo yan. Para maulit ito, Selena. Ha? Huwag mo na ulitin, ha? Pagkana, hindi ko lang ulam yan. Bakit ganun si Tatang, ate? Para namang hindi mo kilala si Tatang pag nagalit. Ikaw naman kasi, sinusuway mo pa ang mga gusto niya. Mahal ko si Daniel. Kasi hindi mo papatekin ni tatay niyan eh. Kung pag-iwalay niya kami ni Daniel, para na rin akong namatay. Sinasabi mo lang yan dahil bata ka pa. Mapusok ka eh. Makakalimutan mo rin si Daniel. Gaya ng paglimot mo kay Bastian, ganun ba, ate? Isipin mo na lang na para rin sa kabutihan natin ang ginagawa ni Tatang. Hindi eh. Hindi para sa kabutihan natin yun. Para sa sarili niya yun eh. Hindi niya matanggap na marunong din tayong magmahal. At nagkataon lang na ang minamahal natin ang anak ng kaaway niya. At kailangan pa tayo masakot sa mga away nila. Wala tayong magagawa. Pinanganak yata tayo sa gitna ng alitang yun. Bakit ganun? Hindi naman tama yun. Palagi na lang si Itay ang nasusunod eh. Si Lim, utang natin sa kanyang buhay natin. Kahit siguro patayin niya tayo, hindi natin kayang bayaran yun. Wala na bang halaga ang sarili natin, ate? Ayoko ng ganito. Ayoko maging matandang dalaga. Gusto kong mag-asawa. Gusto ko rin magkaroon ng anak. Ayoko nang ganito, ate. Kinalimutan ko na ang kapalaran ko, si Lee. Huwag mo nang angkatin yun. Ate, tulungan mo ako. Ayoko nang ganito. Wala akong magagawa. Ate, meron. Meron, ate. Magkikita kami ni Daniel. Tulungan mo ako. Magkikita kami, hihintayin niya ako. Saling? Saling?
Darling? Hindi, Daniel. Dolor, anong ginagawa mo rito? Nasaan si Siling? Hindi siya darating. Hindi kayo para sa isa't isa. Pati ba naman ikaw, ikampi na rin sa kanila? Daniel, inilalagay ko lang sa lugar ang lahat. Ano mangyayari kapag nagtanan kayo? Abot hanggang langit ang magiging galit ni Tatang sa inyo. Hindi kanya matatanggap dahil sa alitan ng mga pamilya natin. Ano mangyayari, Daniel? Itatakwil kayo ni Tatang habang panahon niyong hindi makakamtan ng kanyang bendisyon. Kaya mo ba ang ganon? Hindi kayo matatahimik sa tuwing maaalala ninyo na tinakwil kayo ni Tatang. Mahirap mabuhay ng ganon, Daniel. Mahirap mabuhay na may daladalang sama ng loob. Daniel, maunawaan mo sana. Makakaya ko. Para kay Siling. Ang mahalaga lang naman eh, kaming dalawa eh. Kaya kung pwede, huwag na kayo mangimasok. Nagmamalasakit lang ako, Daniel. Hindi ka nagmamalasakit. Isa ka na rin sa kanila. Ano ba naman kayo? Hindi ba kayo natutong magmahal? Kung ayaw niyong lumigaya, bigyan niyo naman kami ng pagkakataon. Mga bata pa kayong talaga. Mapupusok pa kayo. Hindi, Dolor. Nagmamahalan kami ni Siling. At nangako siyang darating siya rito ngayon. Hindi darating si Siling. At hindi na kailanman. Bis na ba yan? Bis na? Igali ka! Salamat po ako, kuya! Alis ka na! Hey! Sumiga! Iha, anak, makabubuti sa'yo. Lumayo ka muna rito. Total, tatlong buwan ka lang naman sa mentoro. At natitiyak ko, malilibang ka roon sa tiyor nulpo mo. Hindi, ayoko nga si mama. Ito yun. Eh, ganyan-ganyan din ang sinasabi ng ati dulong mo nung araw eh. Ano lang yun? Hindi ba nalibang siya roon? Oh. Kana na, baba mo yan. Likan na! Tama! Daniel, umuwi ka na lang. Riling mo! Hoy! Umalis ka na! Tama ka, Daniel. Siling, alam ko akong pinili mo. Sabi mo sa akin, kaya mo isakripisyo ang pamilya mo para sa akin. Patunayan mo ngayon. Sinabi mo ba yun? Ha? Sinabi mo? Hindi mo ba alam ko anong kasalanan ng kanyang ama sa akin? Hindi mo ba alam yun? Tatama na ako. Hoy! Lumayas ka na! Umalis ka na! Tama na! Siling, mahal kita. Sige na, Daniel. Namalis ka na! Mahal kita, Siling. Daniel. Alam ko, sa sobrang paghihigpit ko sa iyo, iniisip mo na maaaring danasin mo rin ang sinapit ng ati Dolor mo, tumandang dalaga. Hindi ka na.
Gusto ko lamang ilayo kita kay Daniel, anak. Dahil masamang dugo siya. Sinabi ko sa iyo noon at hindi ko na alam kung ilang beses ko pang uulit-ulitin sa iyo. Na hindi ko gusto ang lalaking yun. Alam mo, dati kaming magkaibigang matalik ng kanyang ama. Magkasama kami sa lahat ng lakaran, sa lahat ng bagay. Magkasosyo kami sa negosyo. Hanggang sasabay kaming yumaman. Pero ano nangyari? Naging sakim pa rin siya at gahaman. Ginusto niyang makamkam pati na yung lupa natin. Kaya gumawa siya ng paraan para mawala ako. Pero imbis na akong mawala, ang nanay mo ang nawala. Sapagkat nung sinunog niya ang bahay, ang nanay mo ang nasunog. At hindi ako. Ngayon, mapapatawad ko ba ang lalaking yun? Hindi. Hindi ko siya papatawad. Kaya, hindi mo ba naisip? Napaka hanggang ngayon ay hangad pa rin nila ang lupa natin. At ginagamit ka lamang kasangkapan ni Daniel. Itay, hindi ganun si Daniel. Nasa dugo niya ang kriminal! Nasa ugat niya! At hindi na mababago yun! Anak ko, mahal na mahal kita at ayokong makita kang pagdating ng araw ay luluha ka lamang sa kanya. Tandaan mo! Hindi gagawin sa akin ni Daniel. Hindi gagawin ni Tay. Ewan ko. Hindi ko na nga siguro kayang pagliwanagin ng salita ang nabubulag mong pag-ibig. Kaya, mula ngayon, tandaan mo ito! Alam mo, kung ako'y magsalita, batas na gusto kong matupad! Mula sa araw na ito, hindi ka naalis ang bahay o mananawag dito! Matindihan mo! Opo, Tata. Gising. Ate, bakit? Ito na ang tamang pagkakataon. Anong ibig mo sabihin? Tama ka. Karapatan mo rin lumigaya. Ayokong matulad ka sa akin. Kaya kunin mo na yung mga damit mo. Bilisan mo na habang wala pa si Natatang. Salamat, ate. Sige. Di bagay ikaw ng tumbo sa kapalaran akin rin sana. Ayaw kong sapitin mo din naranas ka ngayon. Gusto kong maging maligaya ka. Hindi katulad ko na nag-iisa. Maging maligaya ka, magiging maligaya na rin ako. Kaya bilisan mo na, kunin mo na yung mga damit mo. Thank you.
umasa tayo rito. Tumakas lang ako sa bahay. Halika na, umasa tayo habang may panahon. Halika! Pagkatapos kong 20 taong mahigit na pinakaingat-ingatan ng kapatid mo, makikipagsabwatan ka lamang para mahulog sa dugo ng kriminal siya! Mapapatay ka! Tama na! Tama na! Tama na! Higit pa rin ang narapat sa inyo, mga kapatid! Noon, sumama ka nakipagtalang kay Bastian, mabuti na lamang at nahara ko kayo! Pagkatapos ngayon, gusto pa matulad sa'yo, kapatid mo! Hello? Sobra na kayo, tata! Sobra na kayo! Gusto niyo kontrolin ang buhay naming mga babae! Bakit hindi si Julian ang pagsabihan niyo? Si Julian iba siya! Siya ito nagkakalat ng maratang sa kung sino-sino mga babae! Kami ang may ibig lang! Iba si Julian! Lalaki siya! Sa mga tao sa mata ng Diyos, tata! Alin ba mas masama? Hindi ko pinakikialam ang kapatid mo sapagkat siya lalaki! Mas matutuwa nga akong magkalat siya ng apelyido ko! Pero kayo babae! Kaya dapat ako masusunod para sa inyo! Tatang, kung kayo na lang na kayo masusunod, paano naman kami? Paano naman ang buhay namin? Tatanda na lamang ba kami ganito? Walang direksyon, walang pinaglalaanan ng buhay namin. Wala kami minamahal at nagmamahal. Paano tatang pagtanda namin? Kanino kami babalik? Mabuti pa si Siling. Kung mamatay man niya siya, mamamatay siyang maligaya sa piling ni Daniel. Samantala ako, tatanda na lang ako at mamamatay na nag-iisa. Sinusumbatan mo pa! Sige! Saktan niyo pa ako! Ayaw niyo bang marinig ang katotohanan! Pasugod dito. May problema ba, Shoni? Nagtanan kasi kami. Ano? Eh, wala kami matuluyan. Kung po pwede sana, dito muna kami sa inyo. Pasensya ka na, Shoni. Pinilit ko na nga ang aking tiyahin na doon kami manuluyan sa kanya. Pero, natatakot sa ugali ng tatay ni Siling. Siguradong hinahanap na ako ng tatay ko ngayon. Kung pwede ba kami dito? Ah, sige, oba. Sige. Dalian na natin. Baka dumating pa. Hey! Siling, ang tatay mo! Tingnan! Pasok na kayo! Huwag tayo! Huwag na tayo! Halika! Pasama ka sa akin! Hoy, Siling! Laga dito! Iwan mo yan ang lalaki niya! Iwan mo yan! Ayan! Daniel! Kuya! Daniel! Daniel! Pinatay na lang si Daniel. Pagkita ka na.
Panasan kita. Ikaw ka lang yun. Tapos yun na po. Tana. Maaari ba yung istalay sa'yo mo ang tunay na pangyayari? Oo. Sa ano? Eh, inahanap ko yung anak kong babae, si Celine. Kasi, tinanong ko siya ng kanyang nobyo eh. Daniel, ang pangalan. Ano ko yun ang Marcelo. Mga dugong kriminal. Siyempre rin mano, bilang ama, eh, mag-aalaala kayo sa inyo anak dahil ang sinamahan niya, eh, hindi ko gusto eh. Ayun. Ganito kong mabawi ang anak ko. Alam kong sa mga sandaling yun eh, nabubulagan lang ang anak ko si Celine. Dahil nabola lamang siya ni Daniel. May nakapagsabi ko sa akin na doon sila nagpunta sa bahay ng kababata niya na si Shoni. Kaya doon ko sila pinuntahan. Ay, nagtanong kami. Pwede ba muna kami dito sa inyo? Naku, Celine, baka gulo na naman yan. Alam mo naman ang ugali ng tatay mo pag nagalit eh. Bakit ba kayo natatakot dun sa matandang yon? Huklo ba na yon at lampa na? Huwag kayo matakot. Akong bahala. Oh, mabuti pang pumasok na tayo sa loob. Halika na. Sige. Tara na. Matatagpuan eh. Halika lang anak, sumama ka sa akin. Eh, bakit naman kailangan gawin pa ninyo ito? Hindi naman dapat eh. May panahon kayo para dyan, pero hindi lang sa ngayon. Naman naman anak, bata ka pa. Anak, halika lang. Sili, huwi na tayo. Huwag sabi kayo makialam eh! Hindi, anak! Anak! Bata nga na! Itay! Bata kayo mga ako! Itay! Hindi ko ginamit ang gulo ko, baka naman ako ang napatay niya sa bugbog. Kaya ang nangyari ko eh, nagtanggol lamang ako sa aking sarili. Wala akong kasalanan. Sa lagnat ni Celine eh. Hayaan mo siyang magdusa! Siya naman ang dahilan ko kaya't nagka-peste-peste tayo ngayon eh! Gusto na pala si Tata. Hindi ko ba siya napupuntahan ah? Yun! Makulong! Gusto ko pa malalamin kung magkano piyansa para siya makalabas. At ikaw, bakit ka nandito? Anong ibig mo sabihin? Akala ko ba, damay ka sa kaso. Hindi ba dapat kasama mo doon si Tatang? Anong klaseng kapatid ka? Ayun! Nakakulong na si Tatang! At ako gusto mong makulong na rin, gano'n ba? Nagtatanong lang naman ako ah! Ang sabihin mo, gusto mong makulong na rin ako! Para malubos na yung kaligayahan ninyo! At habang nabubulok kami doon sa bilangguan, magagawa natin ang gusto ninyo, di ba? Mga kapagula niya kayo, di ba? Ngayon wala dito si Tatang. Huwag kang sisiga-siga sa pamamahay natin, ha? Matapang ka lang kapag nandyan si Tatang, eh. Taon ang tiniis ko sa inyo, ah. Halos wala na nga akong sarili dahil kayong mga lalaki ang lagi nasusunod.
Pwes, ngayong wala dito si Tatang, huwag kang sisiga-siga dito. At huwag mo akong kakayanin dahil hindi kita uurungan. Ngayon ka pa magre-rebelde, ha? Nakikita mo na ang gulo ng sitwasyon, ngayon ka magre-rebelde. Wala kang konsyensya. Hoy, kung meron man sa ating dalawang walang konsyensya, ikaw yon. Hindi ko ba nababagabag? Dalawa kayo ni Tatang na sumugod doon, at pagkatapos na magka-problema, pinabayaan mo lang na si Tatang umakot sa lahat ng gulo. Ikaw! Ikaw ang walang konsyensya! Bakit ngayon ka lang sumuko? Eh, inasikaso ko po muna yung aking mga kapatid. Ayoko pong magka-problema sila kapag nasa loob na ako. Napakabait mo palang kapatid. At mapagmahal din pong anak. Kaya nga po eh, gusto kong samahan ng aking ama sa loob eh. Nga din naman ako doon sa tatay mo, hindi ka dinawit, ano? Kaya nga po, sasamahan ko sa loob, total. Hindi naman kami tatagal eh. Lalaya kami, kasi wala kaming kasalanan, Sarge. O sige. Gusto kong makakuha yung pension mo, salaysay mo. Totoo po yung sabi ng tatang. May laing kriminal yung si Daniel. Marahas. Kaya nga, para bawiin namin si Saling eh, dapat kasama ako ng tatang. Nung nilalapit na namin sila, hindi magandang timpla ni Daniel noon. Halatang nakainom. Lasing. Saling, halika, umuwi na tayo. Oo nga. Alam na, Saling. Ubihan mo! Hindi sasama si Saling sa inyo! Dito lang siya! Sorry! Maso na tayo! Huwag ganyan, Daniel. Kalimutan na lang muna natin ito, ha? Oo. Umuwi ka muna sa inyo at kami may uuwi muna. Bukas na natin pag-usapan ito. Hindi! Para ilayo yun sa akin si Saling! Malalabo kayong kausap! Saling, halika na. Sinabi na, huwag ka makailang! Tama na! Huwag ganyan, ito ay mag-away! Daniel, huwag mo ako muna. Matapag ka lang naman kapag nasa inyo ka! Huwag ka sa... Daniel! Ano gusto mo? Ha? Ano gusto mo? Ibaba mo yan! Daniel! Alam mo, unahan mo ako! Wala siyang kinikilala. Walang galang. Kaya, dapat lang ang nangyari yun. Baka, kung hindi, baka kami naman ang pinaglalamayan. Tila gustong palabasin ng mag-amang Diego at Julian na self-defense o pagtatanggol sa kanilang sarili ang nangyari. Kahit sabihin pa raw na armado sila ng mga gulok, hindi raw sila ang unang umatake, kaya lumalabas na ang lahat ay kasalanan pa rin ni Daniel. Ipagpalagay ngang totoo ang kanilang versyon at si Daniel talaga ang umatake na meron pang paghahamon. Hindi pa rin matatawag na self-defense ang ginawa ng mag-ama sapagkat hindi naman reasonable o makatwiran at lubhang kailangan na gumamit sila ng gulok sa pagtatanggol sa kanilang sarili. Lalo na't hindi naman armado si Daniel at dalawa pa silang nagtulong dito. Ang pagkamatay ni Daniel ay nagpapatunay na labis at sobra naman ang kanilang ginamit upang supilin ang kanyang pag-atake. Kaya't ito'y hindi matatawag na self-defense. Pero higit pa rito, hindi nila akalain na may isang tetestigo na pabubulaanan ang kanilang istorya o bersyon. Ito ay walang iba kundi si Saling. Ayon sa bersyon na nakuha namin sa ama mo at kapatid mo, ay pagtatanggol lamang sa sarili nangyari. Totoo ba yun? Ano ba talaga nangyari? Nagdaanan kami ni Daniel. Tumuloy kami sa kababata kong si Shawnee. Mula doon, maghahanap sana kami ng matitirhan.
Doon sana kami sa malayo at tahimik. Pero hindi na umabot din yung mga plano namin eh. Dumating si Tatang at si Kuya Julian. Tay! Binalaan kita, hindi ka nakinig! Sinabi ko naman sa'yo, hindi kayo pwede ni Siling! Mas gugustuhin ko pang makasal sa pulubi ang anak ko kaysa sa'yo na mula sa Angkor Barcelo! Huwag naman kayo magsalita ang ganyan, Diego. Huwag niyo naman idamay si Siling sa away niyo ni Itay. Matagal na ho yun eh. Hindi! Hanggat hindi nahuhugasan ang pagkakasala ng ama mo sa pagkakasulong niya sa bahay ko na naging dahilan ng kamatayan ng asawa ko, hindi ko makakalimutan yan! Hindi naman ho napatunayan yun eh. At isa pa ho, hindi ho magagawa ng Itay yun. Marami naman ho kayong mga kaaway pang iba eh. Wala nga nakakita, pero alam kong pakala niya yun! At ngayon, dadagdagan mo ba ang pagkakasala niya sa pangalahas mo sa aking anak? Hindi ako mapapayag! Itay, huwag! Ano gagawin niyo, Itay? Diego? Itay! Anong gagawin? Ikaw ngayon ang magbabayad sa pagkakasala ng anak! Itay! Itay! Wow! Umiyak sa kuya! Tama na! Tama na! Daniel! Sila ko lang, Siling! Tama na! Daniel! Daniel! Sige! Patayin niyo na rin ako! Patayin niyo na rin ako! Ano ba? Tandaan, Siling. Tandaan. Ang dami na nating nadaanan. Pati kamatayan. Malalampasan natin. Daniel, huwag mo iwan. Daniel! Daniel! Murder ang naging paratang sa mag-ama dahil premeditated daw o matagal nilang binalak na patayin si Daniel. Ayon sa taga-usig, bago pa man daw nila plinanong bawiin si Siling, ay talagang may plano na silang patayin si Daniel. At itong planong ito ay maliwanag na naipahiwatig nila dahil nang dumating sila sa kinaroroonan ni Siling at ni Daniel, ay may dala silang gulok. Matapos ang matagal na paglilitis sa hukuman, nahatulan sina Diego at Julian na nagkasala ng krimeng homicide sa pagkakapatay kay Daniel. Ayon sa hukuman, homicide lamang at hindi murder ang krimeng naganap at ang mag-ama ay sinintensyahan ng mas magaang na parusa na hindi higit sa 8 taon at 1 araw sa kulungan. Sinabi ng husgado na homicide lamang at hindi murder ang naganap sapagkat hindi napatunayan ng walang kaduda-duda na may evident premeditation o malinaw na pinaghandaan at matagal na binalak ang pagpatay kay Daniel. Kahit na nga ba may dalang gulok ang mag-ama, ito'y hindi sapat na katunayan na talagang dinala nila iyon upang isakatuparan ang balak na pumatay. Sapagkat bilang mga magsasaka, karaniwan at kaugalian naman ang magdala ng mga bagay na iyon. Upang magkaroon ng evident premeditation, ang balak o intensyong pumatay ay kinakailangang maingat at matagal na pinag-iisipan at tinanim sa puso. Hindi sapat kung ito'y lumabas lamang habang nangyayari na ang pag-atake. Dito nga ay masasabi pang ang pagpatay ay dala lamang ng matinding silakbo ng damdamin at lubhang galit
dahil sa kapusukan ng dalawang nag-iibigan. Pero dapat bang umabot sa ganito ang pakikialam ng magulang sa anak? Isipin ho natin na tayong lahat ay may damdamin, may karapatang umibig. Kung may alitan man ang dalawang pamilya, sana ay ayusin na upang hindi ang mga anak natin ang nagdurusa. Maaaring ang pagmamahal na ating pinipigil ay siyang maging solusyon sa alitang iyon. Dahil kahit anuman ang sabihin natin, sa anumang problema, pag-ibig ang laging lunas. Sana ho ay may napulot kayong aral sa ating pagtatanghal ngayong hapon. Atin lamang tandaan, kahit nasaan ka man, kahit anumang panahon, kapag may katwiran, ipaglaban mo. Dilim na eh. Hindi ako pwede umuwi, ate. Iniintay ko si Daniel. Hindi na darating yun. Darating siya. Nangako siya sa akin, ate. Nangako siyang darating siya. Tutuparin niya yung pangako niya, ate. Sabi mo sa akin, tutuparin niya. Darating siya. Oo. Tutuparin niya yung pangako niya sa'yo. Darating siya. Uwi na muna tayo. Ha? Bukas naman. Bukas? Siguro darating na siya bukas. No? Siguradong darating na siya, ate. Sigurado yun. Darating si Daniel. Bukas. Bukas darating si Daniel. Nasa'yo ang ligay, sa piling mo, sinta ang pagdurusa. Madilim na kahapon, di ko na alintana. Dahil sa'yo, sinta, buhay ko ay nang bago. Ano man ang mangyari, di kita.